Magandang linggo sa inyong lahat, ha? Nako, alam ko pagod na pagod kayo lahat, no? Dahil pagkatapos ng undas, balik na naman sa ating mga tahanan at naghahanda na naman para sa panibagong Lunes, no? Pero parang nadeklara na something ang bukas, no? Pero sa feeling ko naman ata, alam ko ba kung may pasok o wala, pero nabasa ko kung saan na National Day of Something daw ang Lunes, no? Pero I doubt kung ginawa pang holiday yan kasi 4 na araw, no? But I'll check, no? I'm sure naman alam niyo kung may pasok o wala bukas. Anyway, ilang tulog na lang pagkakaroon na po ng eleksyon sa Amerika. Siyempre, hindi naman tayo boboto dahil hindi naman tayo kabahagi ng Amerika. Pero ano ba ang pakialam ng Pilipinas kung sino ang susunod na presidente ng Amerika? Well, sa ayaw at gusto nating aminin, talaga namang sa ngayon, ang Amerika ang pinakamalakas at pinakamakapangyarihang bansa sa buong daigdig. Ang ekonomiya, numero uno pa rin siya per capita kasi 300 million ang kanyang capital. At pagdating sa military power, bagamat sumusunod na ang China, walang kadududa, no? Mas marami pa rin armas at lakas militar ang Amerika. So hindi natin matatanggi na importante, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa lahat ng bansa sa buong daigdig, kung sino magiging presidente. Pero ano ba mga issues na malapit sa puso ng mga Pilipino at ano kaya ang mga paninindigan nitong dalawang presidente na tumatakbo, si Donald Trump tsaka si Kamala Harris? Well, una-una, linawin ko lang po, no? Pagdating sa pagtataguyod ng interes ng mga Amerikano, wala halos pagkakaiba po ang Democratic Party at saka ang Republican. Huwag po kayong mag-alala. Sila po talaga ay magtataguyod ng pangnasyonal na interes ng Amerika. Unang-una, nais nilang manatiling number one, economically and militarily ang Amerika. Wala pong pagbabago yan. Pangalawa, nais nilang buksan ang merkado ng buong daigdig. At pangatlo, kinakailangan din nila na magkaroon ng panggagalingan ng mga raw materials, no? Lalo-lalo na ngayon sa age ng electric vehicles, ang pinaka-importante ngayon dyan ay yung mga raw materials, no, na gagamitin para doon sa mga electronic vehicles at saka doon sa baterya, no? At marami tayo niyan sa Pilipinas, no? Yung raw material na yan. So, wag po kayong magkaroon ng ilusyon na kapag yung isa ay nahalal at hindi yung isa, magkakaroon ng dramatic na pagbabago sa posisyon ng Amerika. Hindi po. Talagang iyan ang pagkakaiba ng politiko ng Amerika at ng mga Pilipino. Alam nila kung anong pangnasyonal na interest nila at hindi sila nagbabago kahit sino man ang maging presidente. For instance, sa larangan ng foreign policy, no, yung kanilang paninindigan na dapat sila pa rin ang pinakamakapangyarihang bansa sa buong daigdig, hindi po magbabago yan. Magnanais pa rin kay Harris yan o kay Trump na sila pa rin ang pinakamalakas at pinaka-influential na bansa sa buong daigdig. Pero ano ba yung mga espesyal na concerns ng Pilipinas na po pwedeng magkaroon ng impact kung sino ang magsusunod na presidente? Well, unang-una, much of the difference will lie on personal relationship. Ang problema kasi, hindi kilala ng mga Pilipinong politiko si Harris. Bagamat nagpunta sa Pilipinas yan, at nakipag-meeting nga kay Presidente Marcos at kay Inday Sara Duterte. Pero wala tayong long-term relationship kay Kamala Harris. Pagdating naman kay Trump, dahil nga na siya ay naging presidente na, unang-una, yan ay isang matalik na kaibigan ni Presidente Digong Duterte, no? At siyempre, marami na siyang kakilala, lalong-lalo na doon sa mga naging kabahagi ng Duterte administration, dahil nagpunta sa Pilipinas yan, yung ASEAN, naalala ninyo, no? Hindi man nagpunta sa Amerika ang Digong Duterte, nagpunta naman sa Pilipinas itong si Donald Trump. At naalala ko nga na kasama ko doon sa pagpupulong na yon, doon sa ASEAN Summit. Na nagkaroon pa ng kontrobersiya kasi sabi ng spokesperson ng White House, tinalakay daw ang human rights. Samantalang wala namang ganun tinalakay, no? Na talaga nagpulong lang sila na para sila matalik na kaibigan at walang pinag-usapan tungkol sa human rights. So in terms of personal relations, naintindihan ko kung bakit si Presidente Digong talaga nagsabi kakampanya niya si Donald Trump para maging presidente muli ng Amerika kasi nga magkaibigan sila. Walang ganyang relasyon si PBBM kay Trump, bagamat nagkaroon siya ng pagkakataon na magkaroon ng meetings, dalawang meeting yan, no? Isang beses sa Amerika, isang beses sa Pilipinas,
dito kay Kamala Harris. Pero I doubt kung ang relasyon nila ay kasing lapit ng relasyon ni Presidente Digong at ni Trump. So parang on a personal basis, yung mga supporters ni Presidente Duterte, eh mas gusto nila si Trump kasi parang mas may relasyon yung mga Pilipino kay Trump kesa kay Kamala Harris. Now, pero siyempre, pinakamalaking issue ay South China Sea. Magbabago ba ang polisiya ng Amerika under Harris or Trump pagdating sa China? Well, kanina sinabi ko na kahit sino pa maging presidente, yung kagustuhan ng Amerika na manatiling pinakamakapangyarihan na bansa sa daigdig, hindi magbabago yan. Pero parang merong kaunting pagbabago pagdating sa South China Sea. Kasi ang sinasabi ni Trump, hindi lang sa South China Sea, pati doon sa gera sa Ukraine at sa Israel, tatapusin niya ang lahat ng gera. Ibig sabihin, hindi gaya ni Biden na talagang parang gusto makipaggera sa China, no, nang matapos na once and for all kung sino pinakamakapangyarihang bansa sa daigdig, itong si Trump, more of a negosyante. Gusto niyang magkaroon ng kalakalan, gusto niyang magkaroon ng negosyo, gusto niyang talunin ang China pagdating sa larangan ng kalakalan at negosyo, pero ayaw niya ng gera. Dahil alam naman ng lahat ng mga nagnenegosyo na masama ang gera para sa negosyo. So sa tingin ko, para sa kapayapaan sa West Philippine Sea at sa South China Sea, mas papabor kung makakabalik itong si President Trump kasi ang talagang larangan na nais niyang matalo ang China ay pagdating dun sa ekonomiya. At ginagawa niya nito sa pamamagitan ng kapagamit ng tarifa. Bagamat yan po ay pinagbabawal na ng WTO, eh bumabalik po si Trump doon sa dating nakaugalian na nagpapataw ng mas mataas na tarifa sa mga produktong Chino para mabawasan ang pag-aangkat ng mga Amerikano. Pero sa tingin ko, ilang mga produkto lang yan. Hindi nila po pwedeng taasan ang taripa ng mga made in China products kasi halos lahat naman ng mga binibili ngayon ng mga Amerikano ay made in China. Kapag ginawa mong mas mahal yan, ay mas magre-reklamo yung mga mamimiling mga Amerikano. So sa tingin ko, pagdating sa kapayapaan sa West Philippine Sea, mas makakabuti si Trump dahil ayaw niya na magkaroon ng military encounter hindi lang sa panig ng Amerika at China, kundi gusto na rin niya tapusin yung gera sa Ukraine at I suppose alam din niya na talagang pag nagkaroon ng putukan ng major dyan sa gitnang silangan, eh talagang magkakaroon ng epekto yan sa ekonomiya at sa mga negosyo ng mga negosyante. So sa tingin ko, mas magkakaroon ng kapayapaan kapag ang negosyanteng si Trump ang naging susunod na presidente. Na pagdating naman sa ekonomiya, ano ba? Dadami ba ang mga kapital ng mga Amerikano dito sa Pilipinas? Ay naku, huwag po kayo umasa. Kasi bagamat ang dami mga promises kay Harris yan, kay Trump, hindi po nangyayari. Bakit? Kasi ang totoo po, tinitignan ng mga negosyante kung ganong ka-attractive ang Pilipinas para dito sila mag-imbak ng kapital. So far, nababalitaan natin yung mga kapitbahay natin, Vietnam, Malaysia, Indonesia, sila yung nakakakuha ng mga kapital ng mga Amerikano. At kung titignan mo ang datos, wala na po sa top 3 ang Amerika bilang source ng foreign direct investments, no? So sa tingin ko, kahit sino pa maging presidente na susunod sa Amerika, walang pagbago yan pagdating dun sa mga pamumuhunan ng mga Amerikano sa Pilipinas. Bokya pa rin ang Pilipinas. Ang kinakailangan natin ay gawing attractive talaga ang ating bansa para kahit sinong mga dayuhang namumuhunan ay may inganyo. E sa totoo lang, ang pinakamalaki namang pinanggagalingan ng kapital ngayon ay China. E inaaway natin. So, hindi tuloy tayo nakakakuha ng puhunan gaya ng nakukuha ng Malaysia, Vietnam at Indonesia galing China. Siguro, kapag si Trump naging presidente at mawala ang banta ng gera sa South China Sea, ayun, magkakaroon siguro ng pagkakataon na magkaroon ng mas mabuting relasyon ang Pilipinas at ang China. Bakit? Kasi si PBBM, alam niyang hindi niya magagamit ang Amerika para takutin ang China. Na sige ka, meron akong big brother kasi si Biden nangako sa akin na ironclad ang aming commitment na protektahan ng Pilipinas. E walang ganung promise si Trump. Ang gusto lang niya is negosyo, negosyo, negosyo. So bagamat mawawala ng alas si PBBM, dahil talaga ngayon, kinakailangan na niyang makipag-usap ng kapayapaan sa China kapag nanalo si Trump, eh mabuti rin sa atin yan. Kasi kapag nagkakaroon ng mabuting
usapin, may pag-asa tayo na kung hindi man makakalap ng kapital galing sa Amerika, at least makakuha tayo ng kapital galing sa China. Now, bukod pa sa foreign policy at economy, ano pa ba ang importante sa mga Pilipino? Well, napakadami pa rin mga Pilipino na nais mag-migrate sa Amerika. Dito, mas pabor si Harris sa gusto ng Pilipino na maging legal na mga migrants sa Amerika. Pero pansinin niyo po na hindi gaya ng unang panahon na talagang isa lang ang tinitignan natin na land of milk and honey, ngayon po ang mga Pilipino all over na, lalong-lalo na sa Europa. At nakikita ng mga Pilipino sa Europa, sa Canada, kung saan merong universal healthcare, yung libreng paggamot, libreng gamot, libreng edukasyon, na meron palang alternatibo doon sa sistema ng mga Amerikano na kayod ka parang marino. Meron palang mga bansa na tinanggap ang hamon na itaguyod ang kalusugan, edukasyon ng kanilang mga mamamayan na kabahagi talaga ng trabaho ng gobyerno. At dahil dyan, napaparami na rin ang hanay ng mga Pilipino na imbis na magpunta sa Amerika ay nagnanais pumunta ng Europa at nung mga merong kaparehong sistema ng Europa gaya ng Canada at ng Australia. Kasi mga colonies naman yan ng UK. So kung ano yung sistema ng UK, meron din silang ganyang sistema. So bagamat yung mga gusto mag-migrate sa Amerika ay mas pabor sa kanila ang Harris, yung hanay naman o numero ng mga Pilipino na talagang gusto mag-migrate sa Amerika, sa tingin ko ay bumaba na. Kasi meron ng alternatibo ngayon ng mga Pilipino. Europa, Australia, Canada, pati na po sa Middle East. Bagamat sa Middle East, talagang pagtatrabahuhin lang mga Pilipino, pag matanda na, uwi na kayo. Dahil hindi sila nagbibigay ng citizenship. So napag-usapan na natin ang foreign policy, ang economy, ang migration, ano pa? Well, syempre, kung tatanungin mo mga Pilipino sa Amerika, sino mas gusto nila? Sa totoo lang po, dahil ako naman, lahat ng pamilya ko nasa Amerika. At ba maski yumaon ang aking nanay, ako yung nanay ko, number one, supporter ng Republican Party. Yung mga kaidaran ng nanay ko, ng mga nabuhay ng World War II, talagang sila ay Republican. Bakit? Kasi mas konserbatibo ang mga Republicans. Ang tawag nga nila, Grand Old Party, GOP. Kasi yung mga nakaugilan ng mga Amerikano, yun ang kanilang pinagpapatuloy. Kaya nga ang mga Republicans ay pagdating sa issue ng abortion, yan, ayaw nila ng abortion. Kasi influence sila ng Christian churches, no, ng Protestant Christian churches, no. Tapos mas gusto nila na ang gobyerno hindi masyado nakikialam sa ekonomiya. Hayaan niyo yung sipag ng tao ang mag-determine kung gaano siya kayaman. Samantalang ang Democratic naman, medyo hinihiram nila yung konsepto na galing sa Europa na meron talagang obligasyon ang gobyerno na itaguyod ang kabuhayan ng lahat, no? Pero sa tingin ko, dahil karamihan naman ng mga migrants sa Amerika ay kaidaran ng nanay ko, karamihan ng Filipino-Americans ay talagang boboto kay Trump. Kaya nga kampante itong si Presidente Digong na kapag siya nangampanya kay Trump, ay magiging epektibo kasi alam niya na karamihan ng Pilipino ay talagang supporters ni Trump. Kakaunti pa rin yung mga modern-day migrants sa Amerika. In fact, ang meron na tayo sa kanila ay second generation o third generation, yung mga pinsan buo ko na doon na pinanganak, no? Sila ngayon nagkakaroon na ng mga anak. Bagamat ang nagiging trend, at ito'y nagulat ako dahil doon sa karanasan ng mga kaibigan ng aking mga pinsan, abay nagkakaroon sila ng parang kagustuhan na magkaroon uli ng identity na sila'y Pilipino. So yung mga pinsan ko na doon na pinanganak, hindi marunong managalog, abay nakikihalubilo ngayon sa mga Pilipino. Sa mga kapwa second generation Pilipino nila at bagamat sila ay hindi na nananagalog at slang na magsalita, inais pa rin nilang makilala bilang mga Pilipino sa Amerika. Yan po yung mga Pilipino na boboto kay Trump. So by and large, sa tingin ko, pagdating sa kapayapaan, mas pabor sa Pilipinas ang Trump. Pagdating sa ekonomiya, wala tayong aasahan sa kahit kanino sa kanilang manalo. Pero pagdating naman po dun sa kagustuhan na mag-migrate sa Amerika mga Pilipino, mas pabor sa Pilipino ang Harris. Pero siguro, alam nyo naman ako, hindi ako number one fan ng Amerika, no? Pero yung pamamaraan nila, paghalal ng presidente, yan ay dapat gayahin pa rin natin. Dahil, bagamat sabi ni Trump nung natalo siya, meron ding automated cheating, no?
Sa totoo lang naman ay parang patas naman ang eleksyon diyan dahil napakahirap naman mandaya diyan dahil lahat ng tao ay nakatutok dahil ang Amerika naman marami mga techie. So, bagamat computerized ang election nila, kung meron namang pandaraya doon sa tinatawag na source code, ay nako, hindi makakalusot yan sa mga techie ng parehong partido. No? So, siguro yun ang ating gayahin. At hindi gaya sa Pilipinas, na lantaran ng vote buying, eh, hindi naman binibenta ng mga Amerikano kanila mga boto. At yan pong importante sa demokrasya. Para maging tunay na demokratiko ang halalan, kinakailangan hindi ibinibenta ang boto at sana yan din ang ating parisan pagdating sa Amerika, no? Na wala namang vote buying. At isa pa ha, na dapat natin pag-aralan. Ha? Alam nyo, ang gastos ng eleksyon, sagot din ng gobyerno yan. Meron silang tinatawag na subsidiya na nanggagaling sa gobyerno doon sa dalawang major parties. So, hindi nakasalalay sa abilidad ng makakalap ng pondo sa mga mayayaman ang pagiging presidente sa Amerika dahil meron silang electoral financing. So isa pang bagay yan na dapat nating tignan, no? Para maging mas demokratiko ang eleksyon sa Pilipinas, yung paggastos ng kabadang bayan para matulungan ang kahit sino na tumakbo bilang presidente. Dahil after all, bagamat libre mangarap, kung talagang katotohanan ay senador pa lang, hindi mo na kayang i-raise ang pondo, nawawala ang espiritu ng demokrasya dahil para lang sa mayayaman at mga maraming suportang mga na financiers ang demokrasya. So yan pa ay pangalawa na po pwede nating gayahin sa Amerika. At siyempre siguro ang pinaka-importante, wala masyadong patayan. In fact, exception naman itong nangyari ng dalawang beses na nagkaroon ng pagtangka, pagpatay kay Trump. No? Pero kung mapapansin nyo, walang patayan sa eleksyon sa Amerika. At isa pa yan na dapat nating gayahin. Okay, so kanino kayo? Trump or Harris? Well, ang sumatotal, tanging Pilipino lang ang magtataguyod ng interes ng mga Pilipino. So kahit sino pa maging presidente ng Amerika, importante mga kababayan, dapat ang leaders natin isulong ang ating interes at hindi ng mga Amerikano. Agree or disagree? Komento lang po kayo ha sa comment box at darating ang panahon, babasahin po natin muli yung mga komento niya. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkili ka sa Spokes Hour at gaya ng aking sinasabi paulit-ulit, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will love. Nasaan man po tayo. At ngayon at pagpakailanman. Bye!